sa ating lahat. Bago tayo magsisimula, manalangin po tayo. Mahabaging aming nakilamang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aral ng inyong pananasalita. Sa pangitan ng inyong nakilang sakripisyo sa krus, kami po ay mga miserableng magkasalanan, naligtas po kami mula sa walang hanggang pagtrusa. So, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala sa pangitan ng inyong banal na dugo na tumanak sa cross. Kaya po, dahil sa inyong sakripisyo, ang pagtsatsaga sa matinding pagturusa sa cross, so kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang buhay na pag-asa tungo sa inyong kaharian. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo ng palagi. Ngayon na raw din po, kami pa ay nakatipon sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, samahan niyo po kami sa oras na ito. Gabayan niyo po kami sa pangitan ng inyong Espiritu Santo at inyong pananasalita. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po. Okay, Roma chapter 6. Verse 1 po. Verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyayari. Tayong mga namatay na nasa pagkasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya't tayo'y inilibing sa kasama niya sa pangitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling mabuhay mula sa mga patay sa pangitan ng kaluwahatian ng Ama. Ngayon din naman tayo'y magalakat sa panibagong buhay. Okay. Nang tayo pa ay naligtas, naunan po natin na yung lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na. Kaya bilang resulta ito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggang kaligtasan. Tapos naging anak tayo ng Diyos. Kaya po yung kaligtasan na tinanggap po natin ay eternal, sabi ng Biblia, eternal salvation. Si Jesus, siya po ay pinakmulan ng eternal salvation. Kaya po, yun po ang ating paniniwala ayon sa Bible. Pero yung mga may duda sa ginawa ng Panginoon Jesus, nagsasabi po sila kung lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na pala, parang ito po ay nagiging lisensya para sa paggawa ng kasalanan ng madali. Kaya paminsan delikado daw yung ganitong turo, sabi nila. So alin pang tama? So nasaan yung sagot? Dito sa Bible ngayon po, gaya ng nakasulat sa Bible, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkasala upang ang biyaya ay sumagana?
Dahil ang biyaya ay sagana, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Pwede tayong magkasala paulit. Ulit, pwede tayong mabubuhay sa kasalanan, hindi. Verse 2, huwag nawang mangyari. Dahil tayong mga namatay na sa pagkasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kasi namatay na po tayo sa pagkasala. Paano po sa pangitan ng Panginoon Jesus? Kaya ng verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ang mga nabautismuhan kay Kristo Jesus? Mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Hindi ito ibig sabihin tungkol sa water baptism. Siyempre, ito pa ay spiritual na bagay. Nang tayo pa ay naligtas, ito pang nangyari sa ating puso, espiritu. Ano? Tayo pa ay nabautismuhan kay Kristo Jesus tungo sa kanyang kamatayan. Tayo'y inilibing, verse 4, na kasama niya sa pangitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Bautismo, anong ibig sabihin ng bautismo o baptism? Kamatayan ng Panginoon Jesus, tapos muling pagkabuhay niya. Tama po? Kaya nang siya pa ipinako sa cross, tayo din pong lahat na namatay kasama niya, nang siya pa'y muling mabuhay, tayo din pong lahat ay muling mabuhay. Ito pang nangyari, spiritual. Naunan po natin ang gospel. Nang naunan po natin ang kahulugan ng kamatayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ito pang nangyari sa ating espiritu. Spiritually, tayo pa ay namatay kasama ng Panginoon, muling mabuhay kasama ng Panginoon. Ibig sabihin, naunawaan natin talaga ng lubos yung kahulugan ng kamatayan ng Panginoon Jesus at muling pagkabuhay niya sa pangitan nating espiritu, sa pangitan nating konsensya. So ito po ang nangyari. Kaya po, yung tunay na pananampalataya, yung dalisay na konsensya ay makakasama po sila palagi. Kaya po, kung naunawan po natin ang biyaya ng Diyos na ipinakita ka sa cross, hindi po tayo magagawa ng kasalanan ng madali talaga. Kaya verse 14, chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa iyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Verse 15, ano nga, magkasala ba tayo dahil tayo ay wala sa ilalim ng kautusan? Kunti nasa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili, mga sarili, bilang alipin sa pagsunod? Kayo nga alipin niya na ninyong sinusunod. Ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Verse 17, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taong pusong sumuno sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. Verse 18, ang pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan ay maging mga alipin kayo sa paggawa ng mabuti. Naging alipin po tayo sa paggawa ng matuwid. Dati tayo po ay ano po, alipin ng kasalanan. So ito pang nangyari nang tayo po ay naligtas. Ito pang nangyari, ang isang tao ay naligtas sa pangitan ng biyay ng Diyos, dati sa ilalim ng kautusan, pero nalabak nila lahat ng kautusan. Ngayon sa ilalim ng biyaya, kaya po
Mabubuhay tayo ayon sa biyaya. Sa pangitan ng biyaya ng Diyos, naging alipin tayo ng paggawa ng matuwid. Kaya po, kung nasa ilalim ng ano po, biyaya, tayo pa ay nagiging alipin sa paggawa ng matuwid. So yung biyaya na natanggap natin ay nagiging motibo o lakas para gumawa tayo ng mabuti. Okay po, matuwid. Tama po ba? Ito pa ay nagiging motibo para iwasan po natin yung kasalanan. Eh kahapon din, mag-aral po tayo ng mga ilang importanteng bagay kasama ng mga men's group. Ano pang nangyari sa nang tayo pa ay naligtas? Ano pang kaiban sa pagitan ng ligtas ay hindi ligtas? Isa sa kanila ay nakpago na ang ating isip. Kaya dati kung nakita natin inuman, doon po tayo sasali. Ngayon, ayaw na. Meron po tayong pagpabago. Ito pang resulta ng pagkaroon ng biyaya ng Diyos. Kaya po, kung ligtas na po tayo, sabi ng Biblia, dati tayo po ay magkasalanan, gaya ng kambing, tapos tayo pa ay may pang ng muli bilang anak ng Diyos. Kaya po, tayo pa ay nagiging parang kurutero, tupa ng Diyos. Kambing tsaka kurutero, makaiba, no? Makaiba po talaga, no? Kaya po, ito pa ay tinatawag ito, regeneration. Regeneration. Kaya sa pangitan ng pagkabay ng Espiritu Santo at salita ng Diyos, kung naunan po natin na totoo talaga ang Biblia, kung naunan po natin na kung anong ibig sabihin ng makasalanan, kung ano ang kasalanan sa ating buhay, and tapos kung naunan po natin kung gaano kasama yung ating mga kasalanan na nagawa sa harapan po natin, ito pa ang pasimula ng pagbabago. Sa bandang huli, na ligtas na po tayo sa pangitan ng pakikinig ng ebanghelyo, ng cross ng Panginoon. Sa panahon yun, kaya po yung ating espiritu or napatay ay binuhay ng Diyos. Ito pang tinatawag ito, regeneration. Kaya kahapon din, ano pang kaibahan? Yung makasalanan, patay na yung espiritu. Yung naligtas, buhay na yung espiritu. Okay. Kaya mga patay, may buhay, malaking kaibahan doon, no? Tama po ba? Malaking kaibahan. Spiritual. Kaya po, kaya bakit nalilito po sila, nagugulan po sila? Dahil siguro hindi pa sila nagsisi ng lubos. Hindi pa sila nagsisi ng lubos. Kaya bago si Jesus ay pumarito sa mundong ito, meron pong nauna kay Jesus. Sino po? Si John the Baptist. Lucas chapter 3, verse 3. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangaaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan, para sa kaligtasan, ano pang dapat na una? Pagsisisi. Para dito, isinuko ng Diyos ang kanyang
sinserong lingkod si Juan Bautismo, Juan Tagabautismo. Kaya po, nang yung mga tumanggap ng bautismo ito para sa pagsisisi nila, yung mga taong tumanggap ng bautismo ito para sa pagsisisi nila, sila din po ay tumanggap ng salita ng Panginoon Jesus. Yung mga tumanggi sa bautismo para sa pagsisisi nila, tumanggi din po sila sa salita ng Panginoon Jesus. Lucas chapter 7 verse 29. Lucas chapter 7 verse 29. Nang marinig ito ng buong bayan, ang mga nanging ng buwis ay kanilang kinilala ang katuwiran ng Diyos, sapagka sila ay nakpabautismo sa bautismo ni Juan. Subalit, tinanggihan ng mga Pariseo ang mga dalubhasa sa kautusan, ang layunin ng Diyos para sa kanila, sa hindi nila pagpabautismo sa Kanya. Tinanggihan nila ang bautismo ni Juan para sa pagsisisi. Kaya paano sila nakatanggap ng mensahe ng Panginoon Jesus? Imposible na ito, imposible. No? Kaya may sigasik sila para sa Panginoon, may sigasik sila para sa, wala na iba, para sa Diyos pa rin, pero yung sigasik nila walang silbi kasi hindi, ayaw nilang magsisi. Ayaw nilang magsisi. Tama po. Kaya kayo'y magsisi muna. Kasi magkasalanan po kayo, yung pangmensahe ng Panginoon Jesus. Kaya po, sabi nila, oh, gagawa ko na lang mabuti, susundin ko na lang ang salita ng Diyos, kaya ko na. Kaya nyo pa ba iwasan lahat ng kasalanan? Oh, kaya. ibig sabihin, hindi pa nila naintindihan una-una kung anong mensahe. Kahit anumang mensahe tungkol sa kasalanan ang makasalanan. Kaya sa mata ng Diyos, anong sinabi ng Panginoon Jesus? Bulak po ito, bulak, spiritual. Kasi hindi pa nakikita yung kasalanan niya na nagawa niya ng marami. Bulak pa sila, bulak. Makasalanan, may problema pa sila. Hindi pa sila handa. Okay? Kaya meron makasalanan na may handang puso, meron makasalanan na hindi pa handa. So sa loob ng makasalanan, merong dalawang klase. Sino ang ililigtas ng Diyos? Nung may handang puso. Tama po? Kaya sabi nila, ligtas na po ang tao sa pangitan ng biyay ng Diyos. Oo, tama daw. Pero para hindi nawala lang kaligtasan na natanggap nila, dapat tuloy-tuloy daw sa paggawa ng mabuti o paglilingkod sa Diyos ng mabuti. Tama ba ito? Ha? Para hindi nawala yung kaligtasan, dapat tuloy-tuloy po kayo sa paglilingkod sa Diyos ng mabuti. Kung hindi, nawala yung kaligtasan. Pero sabi nila, ligtas na daw sila sa pangitan ng biyay ng Diyos. Pero dapat tuloy-tuloy ka na sa paglilingkod sa Diyos para hindi nawala ng iyong kaligtasan. Kaya po, kung ligtas na po tayo, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos lamang, para sa panatilihin natin yung ating kaligtasan, yung gawa natin ay kailangan ba? Kung ang biyaya ay nagiging basehan, ang pundasyon para sa ating kaligtasan, para hindi nawala yung kaligtasan,
gawa pa rin pa tayo, gawa pa rin po ay kailangan? Hindi. Kung sa biyaya tayo naligtas, yung kaligtasan din tuloy-tuloy sa biyaya lang. So paano natin panatilihin, protektan yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng gawa? Ligtas naman po tayo sa biyaya. Bakit gamitin pa yung gawa para protektan yung ating kaligtasan? Sa biyaya pa rin, no, ng Diyos. Kaya po, ibig sabihin, yung kasalanan noon din, kailangan bayad, kaya binayaran ni Jesus. Kung meron pa rin tayong kasalanan sa hinaharap, wala na iba, dapat bayaran. Kaya binayaran ni Jesus noon pa yung lahat nating mga kasalanan. Kaya una, kung nagsisina po tayo talaga, ibig sabihin, nauna na nila na sila po ay napaka-miserable ng makasalanan, kaya sa loob ng puso nila, maraming likas na makasalanan, kaya kahit maliit na kasalanan pa, ay kasalanan pa rin sa harapan ng Diyos, kahit sa isip pa, puso pa. Kahit hindi tayo gumagawa ng mabuti, yun din kasalanan pa. Kung ang isang tao ay nagsisina, ibig sabihin, nauna nila na hindi kaya nilang tuparin ang kalooban ng Diyos magpakailanman sa pangitan ng kanilang sariling paraan. Nauna nila na hindi kaya nilang iwasan yung kasalanan sa hinaharap. Nauna nila na meron pong matas na posibilidad sa paggawa ng malaking kasalanan pa sa kanilang hinaharap. Kaya sabi nila, yung criminal, masama sila, masama. Pero tayo din masama katulad nila, no? Lahat sa loob natin, sa loob nila, meron po tayong parehong likas na makasalanan. Tama po? Kaya sino man? Kaya naging magpapakumpaba tayo nang tayo pa ay nagsisi. So yun pa ang dapat nangyari. Para sa nagsising puso, ito po ay ano po yung eternal salvation, eternal redemption, ito po ay nagiging biyaya. Pero para sa hindi handang puso, parang ito po ay lisensya lang para sa paggawa ng kasalanan. Kaya Epeso chapter 1, Peso chapter 1 verse 3 verse 13, sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinatakan, ibig sabihin pumasok talaga ang Espiritu Santo, and then tapos pinaprotektahan niya ang kalulunga ito hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang pagdating. Kaya sabi ng Biblia, hindi kaya natin lokohin ang Diyos. Tama po ba? Sino ang ililigtas ng Diyos? Yung tunay na nagsisi. Yung mga tunay na nagsisi, babalik sila sa dati? Ay hindi po yung kung ganun nagsising puso. Kung isang tao ay nagsisina, hindi kaya nilang babalik sa dati kasi naunawa niya talaga na yung dating pamumuhay mali naman, mali o masama sa kanya. Paano sila babalik sa dati? Tama po? Dati, sincero siya. Ngayon, bumalik na daw sila sa sanlibutan. Ay impossible na kung talaga siyang ligtas, kasi bago sila naligtas, nagsisi sila talaga. Yung tunay na nagsisi lang, ililigtas ng Diyos sa pangitan ng Espiritu Santo. Tama po? Siya po ay ipinako sa cross para sa lahat. Pero yung mga nagsisi, ililigtas ng Diyos. No? Yung mga nagsisi, makatanggap ng kaligtasan. Kaya kahit gusto nang ibigay ng Diyos yung kaligtasan sa mga kaluluwa, kung hindi pa sila handa,
hindi kaya nilang tanggapin ang kaligtasan nito. Kaya sa mata ng Diyos, nagsising puso din po ililigtas ng Diyos. Sa mata ng tao din, kung nagsisisi po sila, kaya nilang tanggapin ang kaligtasan nito. Sa kanila ito po ay naging mahalaga. Kaya both side ito po ay naging okay na. Verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoon Heso Kristo, ang Ama ang nang kaluwalhatian, makaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan, ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Espiritu ng karunungan, makaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan. Kaya, nang handa na po tayo talaga sa pangitan ng salita ng Diyos, tapos, kung makinig tayo ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, yung sabi nito, ano po? Salita ng katotohanan, Ebanghelyo ng kaligtasan, na may handang puso, bubuksan ng Diyos, yung ating puso, espiritu na mata, para maunan po natin ang Ebanghelyo. Maunan po natin ang pag-ibig ng Diyos na sa cross. Sa parehong pagkataon, yung Espiritu Santo ay nagsimulang tumira sa ating Espiritu. Kaya Efeso chapter 4, verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pangitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Araw ng pagtubos, ano po yun? Sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Hanggang doon, ano po, tinatakan na kayo ng Espiritu Santo. Kaya huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kayong makasala, huwag kayong mabuhay sa kasamaan ng kasalanan, iwasan natin. Kaya po, sabi ng Panginoon Jesus, hindi siya alis yung Espiritu. Sabi ng iba, alis daw yung Espiritu Santo paulit dahil kung hindi sila tuloy-tuloy, makasala po sila patuloy-tuloy, ganun. Pero gaya ng pinaraw po natin, alis po sila o hindi? Hindi. Sa halip, ano po? Disiplina ang darating. Disiplina. Disiplina po ang darating. Kaya, kadalasan, wala po silang idea tungkol sa disiplina. Yung mga naliligaw sa maling turo. Kaya Hebreo chapter 13, verse 5. Umiwas kayo, Hebrews chapter 13 verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan hindi kita iiwan o pababayaan man. Hindi kita iiwan sa anumang paraan o pababayaan man. Okay? Hindi siya alis, hindi siya ano, mag-iwan, no? Tama po, ng mga ligtas na kaluluwa kahit sa anumang sitwasyon. Sabi nila, meron pong mga kakaibang talata daw po doon po sa Apocalypse chapter 2 verse 4 muna tayo. Ngunit ito ang hindi ko gustong talaga laban sa iyo, iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka, gawin mo ang mga bagay na ginawa mong noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo. Alisin ko ang inyong ilawan mula sa kinaklalagyan nito, malibang magsisi ka.
Oh, tingnan mo, alisin daw yung ilawan. Kaya anong ibig sabihin po? Alisin ba talaga yung Espiritu Santo? Ano ba? Chapter 1, verse 20, yung huling verse sa chapter 1, Apocalypsis. So, ano po ang ilawan? Verse 20, ang hiwaga ng pitong bituin na inyong nakita sa aking kanang kamay, ang pitong gintong ilawan, ang pitong bituin ay mga anghel ng pitong iglesia. Ang pitong ilawan ay pitong iglesia. Hindi po ito tao. Iglesia po ito, iglesia. So, hindi po ito tungkol sa kaligtasan. Yung pakilos ng Espiritu Santo, yung pang alisin. Kaya, nagiging mahina yung church na ito, unti-unti. Ano po? Pero hindi ito ibig sabihin, yung mga kada membro, yung kaligtasan nila, nawala na. No? Naintindihan po? Yung pakilos ng Espiritu Santo para sa iglesia, kaya niyang alisin. Okay po? Naintindihan po? Tingnan po natin. Dumating na yung Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Tama po? Para sa ano po? Para sa pinakaunang retreat. Tama po? Ito pa ay kapangyarihan para sa evangelism. No? Kaya ligtas na po tayo. Kung wala pong kapangyarihan ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia o na gumawa ng iglesia, hindi kaya natin ibahagi ng ebanghelyo. Okay? Yung salita natin ay walang silbi na. Okay? Kunwari, sa madaling salita, kahit meron po tayong Bible seminar, 5 araw, maraming beses, walang sino man maliligtas kung walang tulong ng Espiritu Santo o pakilos ng Espiritu Santo. Nang pumasok na yung maraming kasalanan sa loob ng church, naghihinto ang Espiritu Santo ng kanyang pakilos dito. Okay po? Kaya dapat umiwas tayo sa ganitong kasalanan. Tapos, yung pang-mensahe ng Diyos sa Ephesus Church ngayon, kaya basta hindi po ito isang tao o kaligtasan ng tao, kundi ito po ay ministry ng iglesia. No? Tama po ba? Gaya nito, meron pong mga Bible verse na hinahawak kampo nila na tingnan mo ganito, kaya nawala yung kaligtasan. No? Ano po yun? Yung pinaka isang tanyag na yung verse ay Hebrews chapter 10, verse 26. Okay, buksan po natin. Hebrews chapter 10, verse 26. Gaya ng alam po natin, yung Hebreo, ito pa ay mensahe ng Apostle Pablo para sa mga Hebreo. Lalong-lalong sa mga naligtas doon sa Israel mo, Jerusalem. Parang ganun po. Kaya meron pong mga konting ibang explanation dahil yung audience ay hindi Gentil kundi Hudyo. Kaya Hebrews chapter 10 verse 26, sapagkat kung sinasadya nating makasala matapos natin tanggapin ng lubos ang napakakilala sa katotohanan, wala nang natitira pang-alay para sa kasalanan, mga kasalanan, kundi isang kakilabod na paghihintay ng pakuhukom na isang naglalagablap na apoy na tuptupok sa mga kaaway. Oh, tingnan mo, kung sinasadya ninyong makasala, intentional sin, kung gagawin kayo ng ganitong kasalanan, oh, masama ka na. Kahit ligtas na, kahit tinanggap nyo ng lubos. Yung ano, pagkakilala ng katotohanan, sa katotohanan, wala daw yung alay para sa mga kasalanan nyo. Naghintay daw yung paghuhukom, lawan ng apoy sa inyo.
Kaya po naguguluhan po sila, oh, kung ganun, kung gumagawa ako ng intentional sin, oh, ito seryoso, dapat iwasan. Dapat kong iwasan yung intentional sin, kung hindi, nawala yung kaligtasan. Ganun po ba? Ano po? At kailangan nating tingnan yung mensahe. Kasi sabi ng ibang Bible verse, eternal salvation. Pero sa Bible, sa parehong kakataon, kaya bang sabihin ng Bible na hindi eternal? Impossible, ano? Ibig sabihin, may contradiction sa loob ng salita ng Diyos. Siyempre, walang contradiction sa salita ng Diyos. Ito pa yung salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Ng mga tao naman, nakakamali po sila. Kaya po, meron pong minsan nakikita natin mga contradiction. Tama po? Pero sa Bible, wala. Ibig sabihin, parang sa tingin nila mukhang ganito po ang ibig sabihin, pero siguro iba po yung ibig sabihin. Paano natin malaman? Tingnan po natin yung mga kasunod na Bible verses, verse 28. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awa ang mamamatay. Oh. Tama po, ito pa ituntunin. Alin tuntunin sa kautusan ni Moses? Kung nilabak nila ang sampung utos, kung meron pong patotoo na dalawa, pero pong mga patotoo ng dalawa o tatlong saksi, dahil meron pong saksi na tatlo-tatlo, yung kasalanan niya ay confirm na. E tapos, babotuhin mo kung ganun, ano po, minabato nila. Kaya yung nahulog sa mga pag-asala. So, yun po ang, kaya paksaway sa kautusan. Tapos, dalawa, tatlong patoto. Yun pang punto sa verse 28. Verse 29 naman, ayon po sa verse 28, meron pong isa pang mensahe. Gano pa kayang hikpik na marusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anang ng Diyos at lumapas tangan sa dugo ng tipan ng nakababanar sa kanila o at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Masihipik tao. Masihipik. Ano po? Hipik na parusa. Ano po yun? Impero, no? Dahil sa tatlong kasalanan, tatlong saksi. So, yung tungkol kay Jesus, yumurak sa anang ng Diyos. Si Jesus, tao lang. Si Jesus, hindi Diyos. Lumapas tangan sa dugo ng Panginoon. So, dugo ni Kristo, hindi sapat. Kailangan yung ating gawa. Umalis pusta sa espiritu ng biyaya. Ay, biyaya lang, hindi pwede. Dapat may gawa. Kung ganito po, ano po, ito pang tatlong malaking kasalanan na. So, ito po ang kasalanan na tinutukoy ng verse 26. Kaya sinasadya natin makasala. Anong kasalanan? Yung tatlong kasalanan ng verse 29. Matapos nating tanggapin ang lubos. Ibig sabihin, tapos na yung Bible seminar. Malinaw na yung papaliwanag ng Bible seminar para kay Jesus, para sa pagsisisi, para kay Jesus, lahat, gospel, lahat, malinaw na. Pero, ayaw nilang tanggapin. Sa bandang huli, tumalikos sila. Yung pang nangyari sa Israelita, tama po? Yung pang nangyari sa Israelita. Ayaw nilang inamin. So, kaya po, kung ganun, wala pang isa pang chance. Hanggang dito na, tapos na. Susuguin ng Diyos ng isa pang masaya? Wala. Isang beses, tapos na. Tama po? Naintindihan po? Kaya wala nang natitira pangalay para sa ganitong kasalanan. Yung pang ibig sabihin ng mensaheng ito. Kaya gaya ng alam po ninyo, Juan chapter 16 verse 9, ito pa ay angkop na mensahe para sa ganitong sitwasyon. Ano po? Tungkol sa kasalanan, sapaka hindi sila sumasampalata kay Jesus. Sa bandang huli, tumalikos sila. Yung pang nangyari sa Israelita, tama po ba?
Kaya Matthew chapter 12, verse 31. Matthew chapter 12, verse 31. Kaya sinasabi ko sa iyo na bawat kasalanan at paklapastangan ay ipatatawa sa mga tao. Ngunit ang paklapastangan laban sa espiritu hindi ipatatawad. Verse 32, ang sinuman magsabi ng isang salita laban sa anang ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sinumang nagsasalita laban sa Espiritu Santo, hindi patatawarin maging sa panahong ito sa darating. Kaya dumating na naman po yung Espiritu Santo upang maibahagi ng Ebanghelyo, salita ng buhay, Ebanghelyo ng Panginoon Jesus sa lahat ng Israelita muna. Pero ilan sa kanila naligtas, pero ilan sa kanila ay tumanggi. Tama po? Kaya Gawa chapter 18. Gawa, mga gawa. Chapter 18, verse 6. Nang sila'y tumutor, ang lapas tanganin siya, ipinakpak siya, niya ang kanyang kasuotan at sa kanila sinabi, ang inyong dugo ay sumainyong sariling mga ulo. Ako ay malinis. Mula ngayon, pupunta ako sa mga hentil. Mula ngayon, pupunta ako sa mga hentil. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Hanggang dito na lang po kami para sa iyo. Okay, umalis na po sila sa mga ano po, mga eskriba, pariseo, dalubhasa. Ilan sa kanila naligtas po, no? Pero karamihan sa kanila ay tumaliko kay Jesus. Kay Hebrew chapter 16 po ay isa pang mga verses na Hebrew chapter 6. Hebreo chapter 6, verse 1. So, kaya iwan na natin ang mga unang simulay ng aral ni Kristo. Iwan po natin yung unang simulay ng aral ni Kristo. Ano po yun? Tungkol sa lumang tipan po ito. Tayo magpapatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa, pananampalataya sa Diyos, ng aral tungkol sa mga bautismo. Ano pa ito? Lahat? Ito pa tungkol sa Old Testament. Gaya ng unang Corinto chapter 10 verse 2, sabi dito, lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap sa dagat. Ito din po ay bautismo, yung paktoy sa pulang dagat, dagat na pula. Ito din bautismo sa lumang tipan, yung simbol ng bautismo. Binuhay nila yung mga patay. Tama po. Pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay. Si Eliseo, binubuhay niya yung patay. Kaya meron pong mga ganitong aral sa lumang tipan. Kaya huwag iwan po natin ang mga ganitong unang simulay ng aral ni Kristo. Kaya, verse 3, ating gagawin ito kung ipanhihintulot ng Diyos. Verse 4, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating maliwanag na nakalasap na kaloob ng kalangitan ng naging kabahagi ng Espiritu Santo, nakasalap ng kabutihan ng salita ng Diyos ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Pagkatapos, verse 6, tumalikot
ay muling panumbalikin sa pagsisisi yamang sa kanilang sarili. Hindi mangyayari na ano po yung mga dating maliwanag na sa pangitan ng Bible seminars sa panahon yon, sa mga turo ng Pedro, turo ng Apostle Pablo, turo ng Pedro kadalasan doon po sa Israelita, dating maliwanag na naman pagkatapos verse 6, tumalikod muling panumbalikin sa pagsisisi yamang hindi mangyayari po ito. Kaya wala pong pagsisisi para sa kanila pa ulit. Wala pong chance. Kaya yamang sa kanilang, verse 6 po, yamang sa kanilang sarili, tingnan nyo po, muling nilang ipinako sa cross ng anak ng Diyos. Anong ibig sabihin? Sila po, dahil sa kanila, si Jesus ay pinako sa cross. Tama po, dahil sa Israelita. Pero muli siyang mabuhay, and tapos binigyan pa rin sila ng pagkataon ngayon. Pero yung pagkataon din, kung hindi nila tinanggap o tumalikod sila sa Panginoon, parang ito po ay muli nilang ipinapako sa cross ng anak ng Diyos. Malaking kasalanan ito. Malaking kasalanan. Ito pa ay minsay para sa Israelita lang kasi sila mismo nakapatay kay Jesus. Kaya po, gaya ni Iscariot Judah, no? Palagi siyang sumama kay Jesus, narin niya lahat ng mensahe, narin niya yung himala na nagaw ni Jesus, lahat-lahat. Sa bandang uli, anong nangyari? Tumalikod. Tumalikod siya. Kung ganito po, ano pang nangyari? Verse 8, subalik kung ito ay tinutubuan ng mga tinik at dawag, parang gaya ni Iscariot Judah o mga eskriba pariseo, ito ay walang kabuluhan, malapit nang sumpain, ang kanyang kahinatan ay ang pakasunok, malapit na nang sumpain. Okay po, malapit sa impero, no? Naintindihan po? Kaya po, gaya ng taninghaga ng mga hasik, no? Talinghaga ng mga hasik, meron pong apat na klaseng ano po, lupa, tama po. Kung ingatan nila yung salita na narinig nila, kung iniingatan nila ng salita na narinig nila sa kanilang handang puso, mabuting puso, sa bandang huli naligtas po sila, no? Kaya paminsan ito pang nangyari sa ating panahon, ito pang nangyari sa isang Bible seminar lang, paminsan ito pang nangyari sa pangalawang Bible seminar, mga pangatulong seminar, counseling, mga ganun po, ano? Kung iingatan nila ito talaga, gaya ng Lucas chapter 5, verse 15, Lucas chapter 5, verse 15 po, okay, basahin po natin, Lucas chapter 8, sorry, 8:15, ang mga nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita at ingatan nito sa isang tapat na mabuting puso at nabubunga ng may pagtsatsaga. Mabuting lupa, tapos ingatan nila yung salita ng mabuting puso, na tapat na ano po, naksising puso, no? Tapos sa bandang huli, sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo, naunawaan nila. Okay? Tama po. Yung pang nangyari sa ating Bible seminar. Tapos, sabi nila, tingnan mo, Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15, tingnan nyo, verse 1 hanggang 2. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa iyo ang magandang balita na ipinaro ko sa iyo na inyong nang tinanggap na siya man ninyong pinaninindigan. Ligtas na po ba hindi? Ligtas na. Verse 2, sa pamagitan nito, kayo'y ligtas. Kung, bakit sinabi dito kung, pero meron pong parang hindi pa. Hindi lahat kasi
ng miyembro sa Korinto ay naligtas, kaya kung matatak ninyo itong panghawakan, ano, yung ebanghelyo, magandang balita, malibang kayo'y sumasampalatay ng walang kabuluhan. Malibang kayo'y sumasampalatay ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, na walang kabuluhan, matatag, panghawakan. Panghawakan, ibig sabihin occupied. Ibig sabihin occupied talaga. Occupied. Legally occupied. Legally possessed. No? Legally. Sa pangitan ng naksising puso, kung marinig nila ang salita ng Diyos, itong magandang balita, sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo, magkaroon sila ng lubos na pag-unawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa eternal salvation. Kung ganun, talaga siyang ligtas. Ito po ang ibig sabihin, legally possessed, legally. Walang kabuluhan, ibig sabihin, parang nakukunwari lang siya. Nakukunwari, sa dito lang siya, sa utak, knowledge lang. Okay po? Kaya walang kabuluhan. Dahil, hindi kaya natin lokohin ng Diyos. Tama po? Hindi kaya, hindi pwede tayong gumawa ng peking ticket. No? Tama po? Kaya po, panghawakan talaga, legally, sa harapan ng Diyos. Talagang ano, mabisa sa mata ng Diyos talaga. Kung ganon, ano po, kayo'y ligtas sa pangitan nito. Okay, naintindihan po. Hindi ito ibig sabihin, kay ligtas na po verse 2, verse 1, pero verse 2, kay ligtas na kung hindi ito pinahiwakan mo ng mabuti, nawala. Sino po ang humahawak na ating kaluluwa? Kamay ng Amang Diyos. Tama po. Hindi to ibig sabihin ito. Kung ligtas na po, pinahiwakan na, wakan na natin ang kaligtasan legally. Sa atin na talaga legally. Yung pananampalataya, hindi na walang kapuluhan. Mabisa na. Okay po? Kayong pang ibig sabihin ng verse 15, ano po? Kaya malaking tulong po yung ano po, yung pag-aral ng Roma chapter 5 din po, Roma chapter 5. Basta Roma naman, ito pa ay naisulat ni Apostle Juan para sa mga hentil. Parang ito pa ay Bible seminar para sa hentil, para sa atin, Roma chapter 5 verse 6. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, verse 6, sapagkat noong tayo'y mahina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay namatay, mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ang ahas mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Una, tayo po ay talagang makasalanan. Yun po ang tinutukoy ng Diyos. Dahil si Jesus ay namatay sa cross, hindi dahil tayo pa ay mabuti, kundi dahil kahit tayo pa ay masama. Yun pang sinabi ng verse 6 and 7 verse 8, dahil subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano ito nangyari? Dahil minamahal tayo ng Diyos. Noon tayo ay mga makasalanan pa, dahil hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil kahit tayo to ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Verse 9, lalo pa nga ngayon, itunurin tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo. Paano tayo nagiging ganap sa mata ng Diyos? Sa pangitan ng dugo ay maliligtas tayo sa
galik ng Diyos sa pangitan niya. Verse 10, sapagkat kung noon nga tayo ay mga kaaway. So hindi naman tayo makasalanan lang, tayo pa ay kaaway laban sa Diyos. Talagang masamang masama tayo. Pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pangitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalong ngayon, ipinakasundo na, maliligtas tayo sa pangitan ng kanyang buhay. Tayo pa ay makasalanan, tayo pa ay masama, tayo pa ay kaaway. Pero kahit kanito, sa pangitan ng dugo, sa pangitan ng kanyang kamatayan, tayong pong lahat, itunurin ng Diyos na tayong pong lahat ay matuwid. Ibig sabihin, parang walang kasalanan sa ating buhay. Sa pangitan ng dugo ni Kristo lang. Tama po? Naintindihan po? So, malinaw po ito, malinaw. Kaya tayo po ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ating patuloy na Kristo ng pamumuhay, dahil sa ating patuloy na paklilingko sa Diyos, o dahil sa dugo ni Kristo? Dahil sa dugo ni Kristo, mula sa simula hanggang sa matatapos, ano po, dugo ni Kristo lamang. Colossians chapter 1, tingnan mo. Colossians chapter 1. Sabi nila, Colossians chapter 1, verse 21. Verse 1, kayo ng dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pangitan ng masasamang gawa. Tama po? Pareha sa Roma kanina. At pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pangitan ng kamatayan. Upang kayo'y iharap na ng banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng Diyos bilang isang, ibig sabihin, bilang isang matuwid na parang walang kasalanan. Okay po? Parang walang kasalanan. Yung kasalanan niya, bayad na po, malinis na. Siya po ay isang matuwid na. Itunurin ko na, siya po ay matuwid. Kaya, huwag kayong lumaban sa akin. Ligtas na. Iligtas ko na. Iligtas ko na yung taong ito na matuwid na dahil sumasampalataya sa akin. Okay po? So, sa pangitan ng pananampalataya, pakibing ng Diyos, magkaroon tayo ng panibagong puso. Okay. Then, tapos, spiritually, yung position natin, naging anak tayo ng Diyos, naging isang matuwid sa loob ng Panginoon Jesus. Okay po? Kaya verse 23, kung bakit sinabi ng Apostle Pablo kung bakit po? Kasi paminsan meron pong hindi ligtas. Tama po? Kaya kung kayo'y napapatuloy na matatak ay matibay sa pananampalataya, hindi nakikilos sa pag-asa ng ebanghelyo ng inyong narinig sa Bible seminar. Ibig sabihin, kung talaga kayong nakatanggap ng kaligtasan nito na ipinarang sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, kung ganun, kayo'y iharap na mga banal, walang tungis, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Kung ganon. Okay po? Naintindihan po? Kung ligtas na sa pangitan ng dugo ni Kristo, kung tayo po ay naging matuwid na sa pangitan ng pananampalataya sa dugo. Kanina, sa pangitan ng dugo po, ni Kristo. Kaya po, hindi ito ibig sabihin, ligtas na kayo. Tapos sinabi na dito, kung ganun, sa halim ng kung, ano pong dapat sinabi? Kapinta sa harapan niya.
Tapos, kung kayo'y magpapatuloy, matatak, kung hindi, ganito, ganito, nawala yung kaligtasan. Dapat ganito ang sinabi dito. Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po yung punto. Iba ang ano po, structure ng sentence. Kung nawala yung kaligtasan, dapat sinabi ng verse 23, pero, pagkatapos, ngunit, dapat ganito ang sinabi niya. Pero kung, ibig sabihin, pero, sigurado pa kayo, parang ganon, dapat ganito. Kung sigurado kayong ligtas, ganon, ibig sabihin ko, yun pang sinabi ng Apostle Pablo ngayon. Tama po, naintindihan po? Kaya meron pong mga ganitong verses na hinahawak ko nila sa pangitan ng maling pag-unawa. Pero ayon po sa verse na ito, naging mas malinaw po yung ating kaligtasan. Okay po, tama po ba? Kaya nang tayo pa ay naligtas, na may naksising puso, handang puso, talagang nagsimulang tumira ng Espiritu Santo, talagang tumayo na tayo sa pag-ibig ng Diyos, biyayo ng Diyos, dapat hinahawakan po natin ang kaligtasan, biyaya. Ito pa ay nagiging ating sa atin na talaga legally. So yun pa ang nangyari. Okay po? Kaya napakahalaga po yung ating kaligtasan. Tama po ba? Okay. And dapat tuloy-tuloy po tayo para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo para sa mga ligaw na kaluluwa. Tapos kung meron pong mga nalilito o naliligaw sa mga ganitong bagay, lalong-lalo na yung mga bagong kapatiran po natin, paminsan kung nalilito sila sa mga Bible verses, kailangan natin ipaliwanag ng mabuti po. Okay? Okay. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo at pagtsatsaga, kami po ay naligtas ng lubos. Pakitulungan niyo po kami upang maunawa ng inyong banal na salita ng mas maigi at sa pangitan ng inyong patuloy na pagkabay sa amin, sana lumago po kami ng mas maigi upang maibagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.